A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. Yes. God is true. God is good. All the time. All the time. God is good. All the time. Praise the Lord. God is good. All the time. God is good. All the time. Amen. Praise the Lord. God is good all the time, and all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Comfy Church. Mapagpalang gabi po sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Ayan, ang patuloy ang kaprihan, pagsamba, pasasalamat sa Diyos sa pagpapala, sa kalusugan. At syempre, thank you for this opportunity na binigay sa atin ng Panginoon makapagbahagi ng salita. Kaya, join us in our digital evangelism. Samahan niyo po kaming mag-share at mag-tag. I-click natin yung share, right, post. Ayan, post na yan. Share lang. Salamat sa Panginoon. At kung kayo po ay first time na makasama sa ating OPM, paki-comment naman dyan, new blessing. Ayan, salamat sa Diyos. Binabati natin ang ating mga kapatid. Salamat sa tag. Salamat sa shares. Ayan, kay Sister Lola and Ruth Inono, good evening sa inyo. At shout out sa lahat ng kasama nyo dyan. Kay Brother Richmond Cuenca, praise the Lord. Good evening din kay Brother Reg and Sister Pat, Sister Ye and Brother Mike. Thank you, Lord, sa mga kapatid natin, Sister Cheryl and Brother Randy Resurrection. Praise the Lord. Good evening kay Mami Ading, kay Tita Nida and Tito Renny, kay Karen Ashcrystal, kay Sister Ingracia at Sister Girlie Omori. Samahan nyo kami, hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon sa panalangin. Let us close our eyes and bow our heads. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aming Ama na Diyos na nasa langit. Panginoon, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po ay nagpupuri sa iyo. Ipapasalamat. Kami ay patuloy mong pinagpapala. Salamat sa iyong habag na laging bago sa tuwing umaga, Panginoon. Panginoon, salamat po sa pag-iingat, sa proteksyon, sa magandang kalusugan, sa kalakasan. Salamat at maibabahagi muli namin ang iyong salita. Salamat, Lord, dahil ang salita mo ay magiging gabay, iwanag sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Salamat din sa pagkakataon na kami makakarinig muli ng salita na nagbibigay buhay. Kaya, Panginoon, ang aming pong panalangin, manahan ka sa aming mga pagpupuri, sa aming kalagitnaan, ikaw ang aming maitaas. O Diyos, aming Panginoon, nagpupuri kami. Dahil ngayong oras na ito, ikaw ang Diyos na magbabago sa aming mga buhay. Ipaparanas mo ang iyong kapangyarihan. Narito na, Lord, ang kagalingan, kapayapaan at kagalakan. Lord, thank you. Dahil sa aming paglilingkod, hindi po ito nasa sayang, Panginoon. Lahat ng aming ginagawa ay may kapalit na gantimpala. Panginoon, salamat po at ngayong gabi ito, ikaw ang Diyos na magliligtas, magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tatanggap. Kaya Panginoon, maraming salamat po. And ang mga awiting ito ay papuri, pagsamba sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo. Itanim niyo po ang banal ninyong salita na ito ay hindi lamang marinig, kundi maitanim, tutubo, lalago at magkakaroon po ng maraming bunga na magtatagal at magbibigay ng karangalan sa iyo. Baguhin niyo po kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Sa iyong grasya, Lord, kami mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong paningin.
Muli, Panginoon, manahan ka po sa aming pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Lahat ng ito ay tinatanggap na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, praise the Lord. Glory to God. Good evening pong muli, mga kapatid. Welcome sa ating mga kapatid na kakapasok pa lang dito ka sa OPM Online Prayer Meeting. Mondays to Fridays tayo, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Comfy Church. Maya-maya, aawit tayo. Pakicomment naman yung lyrics dyan. Nananabik! Ayan, nananabik na tayo sa pagbabalik ng Panginoon, di ba? Na maranasan sa buhay ang Diyos natin. Kaya patuloy tayo sumamba sa Kanya. Good evening sa inyo, Sister Ruth Inonog. Kay Mami Beng at Sister Novi, mapagpalang gabi. Ganun din, binabati natin si Lorelei, ang Cheng family, si Abby, Aubrey, Adeline, Sister Rose, si Sister Josepha de Ocampo at Sister Adele Libera. Binabati rin natin si Veronica Calzado, Sister Mira and Brother Yuri, kay Daddy Frank and Mami Lina, mapagpalang gabi sa inyo. Praise the Lord. Sister Celine Rubilios, good evening kay Brother Huge, Sister Maricel at Kuya Yuma. Ayan, salamat sa Panginoon. Binabati natin ng konbawa ang ating mga kapatid sa Japan. Si Mami Kylie, Sis Ethel, Sister Ibeng Austral, and just Sister Tess Gomez. Good evening sa inyo. Salamat sa Diyos na buhay. Ganun din mga kapatid natin sa Middle East. Sister Maureen Avelino, Tita Lorna. Good evening kay Ate Riza, Lisa, and Kuya June. Praise the Lord. Handa na ba kayong umawit sa Panginoon? Salamat sa Diyos. Siya ang ating pupurihin at sasambahin. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Shake the pots up, bang bang up.
Salamat sa pag-join mo sa ating awitin na nanabi ko rin ang Panginoon. We know you are blessed joining us as we sing those worship songs to our Lord and Savior. Salamat sa pagbuhay mo, kapatid. Ang ating awitin ay pinamagatang nananabi. Mapapakinggan mo yan at marami pang mga komposisyon ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon sa ating YouTube channel. Kaya mag-subscribe ka doon, maging dito sa ating Facebook page. Ini-invite ka namin na i-like, i-follow yung ating Facebook page. Invite your friends para lagi po tayo updated sa mga schedules at kaganapan dito sa Jesus Family. Hallelujah! Salamat sa Panginoon for joining us. Sa mga kapatid natin na kagapasok pa lang ang ating digital evangelism, huwag natin kakalimutan. Please do share, like, and tag your loved ones para sa ating live video. Ayan, good evening kay sister, kay brother Amado Guhel, pinagpalang gabi sa inyo. Salamat sa Diyos. Praise God. Kay Ninang Ellen and Ninong Zoilo Escobar, salamat sa inyong buhay. Ayan, mga kapatid natin sa J Comfy Greece, binabati natin si Pastor Bong and Pastora Joy. Praise the Lord kay sister Charito, sister Carmen, sister Jeronimo. God bless you po dyan. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ng Diyos, Sister Mea Diza, Father Herman. Hello sa iyo, Hannah and Kuya Harold. Binabati rin natin si Brother Jonard and Sister Winnie. Thank you, Lord. Hallelujah. Samahan nyo kami, mga kapatid. Mag-comfy break muna tayo. Comfy break. Dagdag kalaman. Matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, para sa ating Comfy Break Proverbs of the Day ngayong September 8. Ayan, Proverbs 8, napili ko yung verse na verse 21. Itong chapter 8 is the book, is the chapter ng wisdom, no? Makikita natin kung ano yung ginagawa ng karunungan sa ating buhay. Sabi niya, sa verse 21, chapter 8 ng Proverbs, ang sa akin ay nagmamahal,
binibigyan ko ng yaman. Wow! Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. This is what God's wisdom, ito yung resulta ng wisdom ni Lord sa atin. It brings wealth and it overflows yung ating buhay. Alam mo, kapag punong-puno ka ng wisdom, there's the fullness of wisdom of God in your life, kapatid. Yan ay kayamanan. Alam mo, hindi lang pera yung ano eh. Bahagi lang yun ang kayamanan. Pamilya, kalusugan. Pero alam nyo, sinasabi rito na yung kayamanan ay karunungan din na nanggagaling sa Panginoon. Kaya kapag meron kang wisdom from God, kapatid, sabihin, mayaman ka talaga. Kaya let us search for God's wisdom and makikita natin ang karunungan ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya purihin ang Diyos. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, thank you Lord, glory to God. Sa ating Comfy Break Proverbs. Ayan, dito po sa Comfy Break, ni-encourage natin ang bawat isa na mag-join sa pagbabasa ng Bible. Mababasa niyo yan. At yung Proverbs, talaga naman kapag naging buhay natin yan, yan ay magiging, alam mo yung karunungan sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Ayan, punta na tayo sa Matthew chapter 4. Verse 18 hanggang 22. Matthew chapter 4 verse 18 hanggang 22. Samahan nyo kami, basahin natin yung Word of God. Bago yan, binabati lang natin Sister D. Johans kay Sister Neri Monson. Mapagpalang gabi. At hello, watching from Indiana, Bloomington, Daddy Steve Reynolds. Good evening, Daddy Steve. Binabati rin natin si Sister Michelle at si Brother Dingdo, mga kapatid natin sa Taytay. Salamat sa Diyos. Sa darating na Sunday, online Sunday service tayo, mga kapatid. Alas 10 ng umaga at meron din tayong Zamba ng alas 4 ng hapon ng Sabado. Huwag nating kalimutan ang ating mga anak, di ba? Join natin sila sa ating Day Comfy Kids Church alas 10 ng umaga yan sa Sabado. Kaya, praise the Lord dyan. Good evening, Sister Gina Ocampo, Brother Willie, si Steph. Good evening sa inyo. At Rita Del and Kuya Zen, mapagpalang gabi. Samahan nyo kami, basahin natin ang Word of God. Matthew 4 verse 18 hanggang 22. Thank you, Lord. Hallelujah. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon din ay iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya magkapatid na Santiago, Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Panginoon, aming Diyos, Ama sa langit, kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa pagbasa ng salita. Pinagpapala mo ito sa aming mga puso, O Diyos. Salamat po sa pagkakataon na kami ay narito at makarinig ng karunungan galing sa langit. Dalangin namin ang karunungan, pangunawa, kaalaman, pang maintindihan namin ito, Diyos, aming Panginoon. Salamat po, ikaw magtuturo, mangungusap, mangaral sa amin. Hindi lamang kami manunood, makikinig, kundi mabe-bless kami at makikita sa amin ang bunga sa aming pagsunod sa iyo. Maraming salamat, Lord, at lahat na ito ay tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, glory to God. Muli, binabati natin ang ating mga kapatid. Good evening and welcome dito sa ating OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Ruben and walk lang kayo doon sa ating series. What does Jesus wants? Ano nga po ba yung gusto talaga ng Panginoon Jesucristo sa atin? As we follow the Lord in our life,
And as we say that we are Christians, disciples of the Lord, ano nga ba talaga yung gusto ng ating Panginoon? Pinag-usapan natin nung Tuesday kung paano ang gusto ng Lord, ang unang step sa good news, sa magandang balita, is yung pagsisisi. Na makita sa atin yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Na magkaroon ng U-turn sa ating buhay, walking to darkness, and nagkaroon ng U-turn, walking na ngayon sa light. Nabubuhay na ngayon tayo sa liwanag ng Panginoon. Kahapon, pinag-usapan natin ang gusto ng Panginoon to believe that Jesus is the Christ, na siya ang tanging magliligtas sa atin. Siya lamang ang tanging namatay para sa ating mga kasalanan at wala nang iba. At siya lang, sa kanyang pangalan, siya ang daan, buhay at katotohanan. Ngayon naman, pag-uusapan natin, mga kapatid, ang gusto ni Jesus for us is for us to be His disciples. To be His disciples. Ang gusto ng Panginoon na tayo po'y maging tagasunod niya. Disciples of the Lord Jesus Christ. Bago tayo pumunta dyan, sino dito? Ano yung favorite mong subject? Talagang-talagang gustong-gusto mo na pinag-aaralan nung ikaw ay nag-aaral pa. Oh, di ba? Bukod sa recess. Siyempre, favorite niya yan. Bukod sa uwian. Okay. One of my favorite subject talaga, gusto ko yung mga physical activities. PE. Ayan, naalala ko nung college ako, meron kaming subject swimming. Gustong-gusto ko talaga yon. I like to move eh. Gusto ko, ayoko nakaupo lang sa classroom. Gusto ko talaga yon kasi lumalabas, may mga activities, nakakagalaw, you can move freely. Ayan ang gusto ko. Yung iba sa inyo, gusto talaga yung math ha. Grabe kayo. Yung science, na natutuklasan mo yung mga ginawa ng Panginoon. Okay, praise the Lord sa buhay ninyo. And you know, when you like that subject, kapag gustong-gusto mo yung subject na yon, di ba magiging talagang you are a student who is engaging. At talagang makikita mo sa puso mo, sa buhay ng isang estudyante, yung talagang willingness to learn. Di ba? Laging papasok yan, excited yan. Ito yung tanong natin kasi alam nyo, as we follow the Lord Jesus, ano ba yung gusto ni Jesus sa atin? Is to be His disciples. Disciples simply means a student. Tayo po ay mga estudyante at tayo ay dapat maturuan ng salita ng Panginoon. Sa kanyang pangangaral, yun yung ating pakikinggan. A student is the one who is engaged in learning. Alam mo tayo, mag-aral. Alam mo yan, hanapin natin ang Panginoon. It's a apprentice. Simple lang naman eh. Yun talaga yung ibig sabihin ng disciple. A learner. At syempre, yung teacher natin, yung master natin, walang iba, kundi ang Panginoon Jesus. In Matthew chapter 4, binasa natin kanina, kung paano niya pong tinawag ang mga disciples. Kung paano niya pinili itong mga tagasunod na ito. And meron silang ginawa. Sa kanilang pamumuhay, merong nangyari sa kanila nung sila'y nakarinig ng pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, una nakita niya sino? Yung dalawang mangingisda. Si Simon, si Peter yon na kapatid niya si Andrew, magkapatid. So sila'y nangingisda. Sa lawa ng, yung lambat nila sa lawa. Sabi rito, verse 19, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Come and follow me and I will make you fishers of men. Ang ginawa ng dalawa. Noon din ay iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. So meron silang iniwanan. At pag ito, nagpatuloy sila sa paglalakad, nakita naman nila si James at si John. Magkapatid din to. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama. So kasama nila yung tatay nila, nag-ayos sila ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, come and follow me, and I will make you fishers of men. At sabi rito, same response into the call of Jesus to be His followers. Sabi na, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sila kay Jesus. And you know, this verse tells us that as we follow the Lord, and as we become His disciples, meron ka talagang ililet go. Meron ka talagang iiwan. If you're listening and watching today, ano na yung mga iniwan mo sa iyong buhay as you follow the Lord
Jesus Christ? What does it mean to be a disciple of Jesus? Na maging follower tayo at hindi lamang fan. Magkaiba kasi yun eh. A lot of people are fan of the Lord Jesus. Naku, ang bait ni Jesus. Grabe, ang ganda ng ginawa ng Panginoon. They're fans, but they are not followers. Magkaiba kasi yun. Magkaiba yung spectating na nakatingin lang, nanonood lang sa mismong gumagawa at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Are you a follower of the Lord? Are you a disciple of Jesus? What does it mean when we say, disciple nga ba ako ni Lord? Am I really a follower of Christ? O baka fan lang ako? In Luke chapter 9 verse 23, ito yung sinabi ng Panginoon, if we want to be His followers. Kasi siyempre, Lord, kailangan pala hindi lang ako fan. Kailangan pala hindi lang ako manonood. Kailangan maging follower mo ako. Ayan. Alisin mo yung isipan mo when it comes to follower sa Instagram, sa Facebook. Hindi ganun yung sinasabing following. Jesus says in Luke 9:23 sa Amplified Bible, and this is the three points which we need to understand as we follow the Lord, as we become His disciples, kasi ito yung gusto ni Jesus. Tingin ka rito, ang gusto ni Jesus, maging disciple ka niya. Hindi lang magsabi na Christian ka, na ikaw ay fan ni Jesus, hindi lang umattend ng church, but become His disciples. Alright? So Luke 9:23, Amplified Bible. Sabi niya, and He was saying to them all, if anyone wishes to follow Me, you see that? As My disciple, kung gusto mo rin maging disipulo ng Panginoon Jesucristo, sabi niya, he must deny himself, set aside selfish interest. Ito yung point number one. Himayin natin tong Luke 9:23. Number one, to be a disciple of Jesus is to set aside selfish interest. Set aside selfish interest. Totoo yan. Nung wala pa tayo kay Lord, meron tayong mga selfish interest. Meron tayong ginagawa para sa sarili lang natin. Nabubuhay tayo para sa ating sarili lamang. But if we really want to please the Lord, if we really want to do what Jesus wants in our life, being a disciple of the Lord is setting aside our selfish interest. Si Peter, si James, si John, si Andrew, meron silang ginagawa na sa kanilang buhay. Mangingisda sila. Pero nung sila'y tinawag ng Panginoon to be His followers, iniwan nilang lahat ng yun. May pag-deny. They are denying themselves. If you're listening today, kapatid, if you are following the Lord, you must deny yourself. Anong ibig sabihin? Ihihiwalay mo, aalisin mo sa sarili mo yung makasariling mga hangarin. And to deny himself, it means to forget oneself. Is to lose sight of himself. Hindi mo na titingnan yung sarili mo. I-deny mo na yung sarili mo. You will refuse. And it just means surrender. Na Lord, sige po, dati ang buhay ko, nabubuhay ako para sa sarili ko. Nabubuhay ako para sa negosyo, para sa pera. And this is what people are like. Wala pa sila kay Lord doon. Meron tayong mga sariling interest. May mga ginagawa tayo na para sa sarili natin. Gusto natin kasi yun eh. But when we become disciples of Jesus, alam mo yun, hindi na para sa sarili mo ang iyong mga ginagawa. Babalansin ko, hindi ibig sabihin, kakalimutan mo ng lahat. Kundi ibig sabihin, lahat ngayon ng gagawin mo ay hindi mo nagagawin para sa sarili mo. Lahat ng gagawin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. And when we deny ourselves, it means that we will leave us not self-centered, but others-centered. Alam mo, hindi mo nang iniisip sarili mo, parang ganito yan. Diba? Pag naghahanda ka, minsan may celebration, hindi mo na naiisip yung sarili mong kumain. Ang iniisip mo, yung bisita mo. Diba? O, kain kayo. Sige, mamaya na kakain. Okay pa ako. You are denying yourself kasi gusto mo na sa pag-attend nila doon sa celebration, sa okasyon na yun, mabless sila. Maging masaya sila. Hindi ka na nga kumakain eh. Diba? Inaalis mo na nga yung attention sa sarili mo at yung focus mo ngayon is to please yung mga bisita na yon. Alam mo, ganun din sa Panginoon. As we follow the Lord and become His disciple,
ang ating center of attention, of focus, hindi na yung sarili natin, kundi si Jesus na. Alam nyo, pinakita yan ni Jesus. Nabuhay siya dito, hindi para sa kanyang sarili. Hindi para siya ipaglingkuran, kundi maglingkod. Yan ang ating Panginoon. And if we will choose to follow the Lord, we will choose to live like Jesus did. Kung paano yung buhay ni Jesus. Nakatuwa itong si Paul, no? Ang sabi niya sa Philippians 1, verse 21, "For me to live is Christ. His life in me, and to die is gain, the gain of the glory of eternity." In Luke 9:20, sabi niya, "Deny yourself. Sasaytatayin mo yung gusto mo at ang pipiliin mo na ngayon, ano bang gusto ni Lord sa buhay?" Totoo yun, may plano ka, pero may ibang plano ang Panginoon. So ang gagawin mo, Lord, hindi ko na to gagawin. Kasi ang gusto ko, yung plano mo. Lord, may sarili akong kalooban. Gusto ko to. Pero Lord, hindi na kalooban ko. Hindi na gusto ko yung masusunod. Kundi ang gusto mo, yung kalooban mo masusunod sa aking buhay. There's a clash of our own interest and God's interest kapag hindi pa tayo sumusuko sa Diyos. Ang tanong ko, kanino ka nabubuhay ngayon? Para kanino ang ginagawa mo? Yan ba'y para sa sarili? That is not the disciple of the Lord. When Jesus says, "Gusto mo ba maging disciple ko?" You must deny yourself. In Luke 9:24, sabi niya, "For whoever would preserve his life and save it," eh, paano naman yung sarili ko? Paano naman yung gusto ko? Yung kalooban ko? Iba talaga yung pamamaraan ng Panginoon. Sabi niya, if you choose to preserve your life, if you choose to save your own life, you will lose it and it will be destroyed. You will lose and destroy it. Mawawala yung buhay. Wala nang meaning ang buhay pag sa sarili lang tayo na buhay. Sabi niya, but whoever loses his life for my sake, kapag nabuhay ka para sa Panginoon, kapag dininay mo yung sarili mo as you follow the Lord, and you seek His will in your life, His plans, and His, alam mo yun, yung gusto ng Panginoon, kapatid. Sabi dito, He will preserve and save it from the penalty of eternal death. Kapag nabuhay ka pala para sa Panginoon, kapag dininay mo yung sarili mo at nabuhay ka para sa Panginoon, merong kapalit na pangako na buhay na walang hanggan. But if you are a person who are living for yourself and you have denied to live for Christ, simple lang naman yung sinasabi ng Bible. Merong penalty of eternal death. Kaya let's examine ourselves. Kanino ba ako nabubuhay? Para kanino ba? Ako'y nabubuhay ba para sa sarili kong mga pangarap? Sa mga gusto ko lang? Or am I living for Christ? A disciple of Jesus, what it means is to set aside our selfish interest. It is living for Christ. Alam mo yun yung sinasabi niya, yung mabubuhay tayo para sa Lord. Alam mo yun, denying ourselves, talagang sa sarili mo mahirap to. Kapag nabubuhay ka pa para sa sarili mo, napakahirap yan. Kaya ang sinasabi ng Bible na dapat yung dati nating pagkatao, ipinako na sa krus kasama ni Kristo. Kasama ng namatay sa krus. Alam nyo, kapag namatay na yung dating tayo, kapatid, doon na papasok na ikaw nga ay bubuhayin muli. Pakinggan mo, naniniwala tayo sa resurrection, di ba? Yung muling pagkabuhay. Do you believe in the resurrection power of God? Nabubuhayin tayong muli? Pakinggan mo lang to. Paano ka bubuhayin muli kung hindi ka pa namamatay? Paano tayo mabubuhay muli kung hindi pa tayo namamatay? Eh, buhay ka pa eh. Maraming tao hindi makakaranas ng resurrection power of God because they are alive. Yung dati nilang buhay, gising na gising, buhay na buhay pa din. Kaya alam mo, ang Christianity is to die for Christ. Kailangan mamatay muna yung dating pagkatao natin. Yung dating ako, dating ikaw, yung mga dating gusto mo kasama na nilibing. Kasi doon na magkakaroon ng pintuan, pagkakataon ng Diyos para ikaw ay muling buhayin. Alam mo, hindi pwedeng buhayin muli yung taong buhay. Kailangan
mamatay muna siya. Kaya sa buhay natin ngayon, buhay pa ba yung dating tayo? Kasi kung buhay pa yung dating tayo, hindi mabubuhay si Kristo dito. Pero kung ipapako natin yung ating dating pagkatao sa krus, kasama ni Kristo, kapatid, tayo nga'y makakaranas ng muling pagkabuhay. Si Kristo na ngayon yung nabubuhay sa atin. We cannot gain resurrection life without dying first. Sabi ni Jesus, what does it profit a man? What does it profit a man, sa verse 25, if he gains the whole world and ruins or forfeits, loses himself? Alam mo kasi, sinasabi niya, meron kasi yung mga tao, if you are not following me, you are following the world. If you are not following the Lord as your master, Jesus, eh, nandito ka sa mundo. Kaya alam niyo, sinasabi niya rito, you need to deny yourself. Di ba si Jesus, may opportunity na ibinigay sa kanya, na ano, to gain the whole world. Naalala niyo yun, yung siya tinutokso sa Luke chapter 4, sabi niya, sambahin mo lang ako, sabi ni Satanas. Pero, at bibigay ko lahat sa iyo ng kayamanan ng mundo na yan. Sa iyo na yan. Pero sinamba niya ba? Hindi. Hindi niya sinamba. Yes, the opportunity, pero he denies himself. Ang sinasamba niya ay ang kanyang ama. No? Sa ating buhay, mga kapatid, as we follow the Lord, we need to set aside our selfish interest. Pangalawa, sabi niya, Diyos lang ang sambahin mo. Verse number 2 is willingness to endure. Becoming a disciple, we need to have the willingness to endure. Kailangan matuto talaga tayo magtiis. Bakit? Kasi sabi niya sa Luke 9:23, he was saying to them all, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interest, and take up his cross. Bubuhatin mo yung cross mo. Daily. Expressing a willingness to endure whatever may come. Sabi mo lang, cross. Ayan. Yung cross parang ginawa ng jewelry din, di ba? Ikaw, palamuti, andyan design sa bahay, sa simbahan. But you know, yung cross, hindi siya magandang pakinggan sa panahon na sinasabi ito ni Jesus. It is a picture of torture. It is an instrument of death and humiliation. Papahiya ka talaga eh. Papatayin talaga eh. Kahihiyan ang ibig sabihin ng cross. Kamatayan. And alam mo, sa buhay natin, as we follow the Lord, kailangan meron kang willingness to endure even into the face of death. Na okay lang mapahiya para kay Lord. Di ba minsan tinatawanan ka sa pagiging disciple mo? Mga kaibigan mo, kasama sa bayan, ako lagi nag-church siya, sobrang sipag niyan, baka langit na yan. Ay, mga ganun, mga persecution, mga masasakit na salita, pinagtatawanan tayo. But you have to be willing. That is a disciple of the Lord. Okay lang ba sa'yo mapahiya for the gospel of Christ? Kasi nag-i-invite ka, nire-reject ka, napapahiya ka. Ayos lang yun. Hindi ka pinapansin, sin mode. Sabi, pupunta, hindi naman pumupunta. Alam mo, parang, kung titignan mo yung sarili mo, naku, sobrang kahihiya na. Di ba? Wala na, parang nasa na yung respeto sa akin sarili. Na lagi ko naman siya ini-invite, lagi naman ako nire-reject, dine-deny. Sinisari ko si Lord, ayaw niya naman tanggapin. Well, this is taking up our cross daily. The cross is not about self-promotion. Hindi to para i-promote yung sarili natin. It is a symbol of death and torture and humiliation. Willing ka ba na pagtiisaan yung mga bagay na yun? Kung ikaw ay tagasunod, kailangan i-ready mo yung sarili mo. To be willing to face humiliation, persecution, and even death. Kasama yan, kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon. Alam mo yung mga Christian, if you're listening, na sinasabi ko, Christian ka, pero ayaw mong mapahiya, ay hindi yun yung sinasabi na disciple. Kaya sabi nga ni Jesus, carry your cross. At hindi lang to isang beses. Daily. Araw-araw. Kailangan willing tayo na to face those difficult moments in our life and still following the Lord. And sinabi ni Jesus, carry your cross. Balik tayo dun sa context na sinasabi niya to. Yung cross, ito yung punishment ng Roman government. Dadalhin mo yun, kapatid. Araw-araw. At ang dulo, destination, nung may dala ng cross, walang iba kundi kamatayan.
Kapag dinala mo yung cross, if you're following the Lord, ang destination niyan talaga death. Yun yung ibig sabihin niya. Na ang iisipin mo, hindi na ikaw. Wala na. It's a one-way journey. And we follow the Lord, if we take up our cross daily, wala na tong balikan. Alam mo, dun sa punishment ng Roman God, pag pinadala sa'yo cross, pag ang punishment mo cross, hindi na babawiin yun. Kaya alam mo, as we surrender our life to the Lord, yung iba kasi bumabalik, kaya tawag nila mga backslide eh. Nagbabackslide, mga backslider. Hindi ganun ang tunay na pagtanggap sa Diyos. Kapag ikaw na gumawa ka ng desisyon, although mahirap, mabigat, may mga pagsubok, may mga problema, pero tatapusin mo yung takbuhin. Because you are willing to endure those things because you are following Jesus Christ. That way, you are truly a disciple of Jesus. Ito yung gusto ni Lord, na may pagtitiis. Alam mo yun na kapag kahit mahirap, kahit may mga dumarating na matitinding pagsubok na paano, Lord, di ko na yata kaya. Pero dahil wala na tong balikan, hindi na ako babalik sa dati kong buhay, Lord. Amen! May pagtitiis. That is a disciple of the Lord. Marami tayo, mga kapatid, nagtitiis. Ayan, tapusin mo hanggang dulo. Gaya ng ginawa ni Jesus. Tinapos niya. In 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, sabi ni Paul kay Timothy, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Alam mo, may bahagi tayo sa kasiyahan. Walang hanggang saya sa langit. Eh. Pero habang nandito tayo, talagang may bahagi talaga sa paghihirap. May persecution, may challenges. Sabi niya, yung sundalo, yung kawal, ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Our very effort, our hearts, our goal is to please our commander-in-chief. Sino yun? Si Jesus. He's the commander-in-chief. Siya yung King of Kings and Lord of Lords. And tayo mga soldier niya, yes, may paghihirap, may training, may laban, mabigat, may pagsubok, pero dare-derecho. Para saan? To please our Master, Jesus Christ. That is a disciple. Our very goal is to please the Lord. Ito yung gusto ni Jesus eh. Pero hindi mo siya magagawa kung hindi mo i-deny yung sarili mo. Eh bakit ang bigat-bigat nito? Ayoko na nga. Maraming tao ganyan. Bakit ang hirap-hirap naman? Ayoko na nga. Because they are not denying themselves. They're not surrendered to our Lord. Kapatid, may pagpapala. In James chapter 1 verse 12, Amplified Bible, blessed, happy, spiritually prosperous, favored by God is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he passed the test and been approved, he will receive the victor's crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Kapatid, lahat ng mga mananatiling tapat hanggang wakas, lahat ng mga magtitiis at matatagpuang tapat na sumusunod sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok, paghihirap, kapatid, merong crown of life. Sila talaga yung merong buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya if you're listening today, Pastor, daming pagtitiis sa buhay ka, congratulations. Tapusin mo yan at bibigay sa'yo ng Panginoon ang gantimpala ng buhay, korona ng buhay. Hallelujah. Panghuli, sabi niya Luke 9:23, and he said to all, if any person wills to come after me, let him deny himself, disown himself, forget, lose sight of himself and his own interests, and take up his cross daily. Last, and follow me. Sabi sa Amplified Bible, follow me means cleave steadfastly to me, conform fully to my example and living end, if need be, in dying also. Number three, what does it mean to be a disciple of the Lord? Number three is making Jesus our priority. Making Jesus our priority. Si Lord yung number one sa buhay mo. Siya lagi yung topmost priority. Totoo yan. In our life, and even in my wife, pag tinanong mo siya, sinong number one ang buhay mo? Siyempre si Jesus. Number two ka lang. Totoo yan. Minsan kasi,
na ipagpapalit eh, ang Panginoon. Eh, number one yung asawa ko eh. Sabi ng asawa ko, wag daw kumaten. Eh, number one na yung asawa mo sa buhay mo. But no, number one si Jesus. Pangalawa lang yung asawa. Pangatlo, anak, pamilya, karera, yung mga pangarap. But our number one priority, si Lord. Diba, yan naman sinasabi niya sa Luke 14:26. Pakinggan mo yan, Amplified Bible. Luke 14:26. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, sabi ni Jesus, yes. And even his own life, in the sense of indifference to or relative disregard for them in comparison with his attitude toward God, he cannot be my disciple. Alam mo, as we follow the Lord, kailangan number one talaga si Jesus. Eh. Seeking Him first and His righteousness and living in His kingdom, in His ways. Kapag hindi number one si Lord, hindi tayo follower. Maaring fan lang tayo. Pero ang gusto ni Lord, maging follower. Eh. Ano ibig sabihin to hate? Kakalimutan mo na. No? It was an exaggerated figure of speech na sinasabi niya na kailangan yung pagmamahal mo sa akin, yun yung number one priority mo. It's a lesser degree of love. No? Eh, pag mas mahal mo yung tatay mo, asawa mo, anak mo, karera mo, trabaho mo, business mo kaysa sa akin, you cannot be my disciple. Kailangan number one si Lord. Yun yung sinasabi. Kaya ang tanong dito, sinong number one sa buhay mo? Sino yung top priority mo? Sino yung nauuna lagi sa buhay mo? And this is what it means when we make Jesus our master, is making Jesus Christ our priority. Ganun yun, kapatid. Walang pwedeng tumakip sa kanya, number one. Walang pwedeng mag-overtake. Number one siya eh. Imagine and reprioritize. Examine your life. Sino nga ba talaga nauuna sa buhay ko? Nagusunod ba ako ng Panginoon? Am I living for myself? Ang number one ba sa buhay ko, yung trabaho ko? You know, as we follow the Lord, ito talaga yung gusto ni Lord. Siyempre, tandaan nyo yung Matthew 6:33. Promise. Seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Ang sinasabi ng Panginoon, kapag inuna mo, kapatid, hindi naman kita pwedeng ihuli. Lahat ng mga pangangailangan mo, idadagdag ko na lang yan sa buhay mo. Amen! Maraming tao nagkakamali ng priority. Pinapriority nila yung mga bagay sa mundong ito at hinuhuli ang Diyos. And they end up broken, people fail. Kaya alam nyo, ayusin natin. Making Jesus our priority. But that's what, ito yung ibig sabihin nung disciple ni Jesus. Denying ourselves, it means to set aside our self-interest, willingness to endure, kahit may paghihirap, tapusin natin yung ating takbuhin. Huwag tayong hihinto. At making Jesus our top priority. Amen? Praise the Lord. Maybe you're listening and watching today yung na-check ako doon. Tinamaan ako doon. Na-examine ko yung sarili ko. I am not living for Christ. I'm living for man. I'm living for faith. I'm living for my company. I'm living for myself. Hindi pa naman huli ang lahat. Ano ba talagang gusto ng Diyos? His disciples. But for that to happen, we need to surrender. I mean, if you want to follow him, deny yourself. Take up your cross. You need to die to your old self and let Christ live in you, within you. Then follow Jesus. Kaya, doon lang yun. Masusunod mo lang ang Panginoon kapag sinubo mo na yung buhay. Ito talaga yung dahilan kaya hindi ka naman. Kasi hindi mo pa isinusuko yung sarili ni Jesus. Kaya ang gusto ng Panginoon, isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Samahan mo ako, humingi tayo ng tawad. Galing sa puso natin, manalangin tayo. Sabihin mo, Lord Jesus, Lord, patawarin niyo po ako sa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang sa iyo. Patawad po sa aking pagsuway, sa aking makasariling hangarin. Panginoon, sisisiyan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay.
bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan sa langit kasama. Banal na Espiritu, manahang kasama. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Kapit, kung sumabay ka sa ating prayer, ang magandang balita, gaano man karami ang ating pagsuway, marami pa rin ang habag ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang pagpapatawad. At kung tayo nga po ay tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan, kapatid, merong bunga na makikita sa ating lahat. Bunga ng mga pagbabago. Dati, sumusuway, susunod. Dati, hindi dumadalo, dadalo. Dati, hindi nagbibigay, nagbibigay. Hindi makapagpatawad, nagpapatawad. There's a fruit in keeping our repentance. Kung tayo humingi ng tawad, thank you Lord. Ngayong oras na ito, yung pangalan mo isinulat na sa aklat ng buhay. Hallelujah, praise God. Salamat sa Diyos sa buhay mo, kapatid, at patuloy ka. Walang resignation, walang retirement sa buhay natin, sa pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, araw-araw, bitbitin natin yung si Jesus ang i-please natin, making Him our most, topmost priority, number one na ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Glory to God. Kaya encourage ka namin na magpatuloy ka sa relationship mo sa Kanya. Lagi ka umatin, kapatid. Magbasa ka na ng Bible, mag-pray, yung mga spiritual habits, maglingkod, maging buhay, makikita mo yung mga magagandang pagbabago sa iyo. Kaya, 5 minutes before we end, let us pray. One more time, let's pray for one another. Close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, maraming salamat po sa message mo sa amin. Truly, this is what you want in our life. Not to be a fan, but a truly disciple, a follower of you, Jesus Christ. Salamat po. At na-check namin ang aming mga puso, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Salamat po dahil pinatawad mo na kami. At Lord, dalayan ko na always remind us by your Holy Spirit of your word to deny ourselves. May paghihirap, because of your grace, we are enduring hardships. And Lord, kung hindi ka man naging number one ngayon, nagkakaroon na ng rearrangement. We will prioritize you, Father. Being the topmost priority in our life, ikaw yun, Jesus. Gawain mo, salita mo. Kaya Panginoon, this is by your grace, sa iyong espiritu lang. Dalangin namin ang mga kapatid namin na nanlalamig, nag-backslide, Panginoon, nawala ang apoy sa paglilingkod. Panginoon, remind them of your love for them. Remind them of their love for you. Paano sila nagsimula nung una? At Lord, babalikan nila yun. We declare the fire of the Holy Spirit in their hearts. Sila'y matatagpuan, makakabalik sa iyong pagpapala at grasya. Dalangin namin ang mga kapatid namin, O Diyos, na nakakaranas ng paghihirap sa kanilang pisikal, nakatawan, sakit, mental, emosyonal. Ikaw ang Diyos na magpapagaling. Dalangin namin mga kapatid namin na bihag sa mundong ito ng kasalanan. Yun ang nagpumipigil sa kanila para makapaglingkod. Panginoon, palayain mo sila. Mabuhay kami na may kabanalan sa iyong harapan, sa iyong grasya, Espiritu. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Pinalaya mo na kami, kaya tunay na nga kami malaya. Ang mga kapatid namin na, Panginoon, nakakaranas ng mga kabigatan dahil sa mga pinansyal na problema. Lord, as we seek you, as we follow you promise to supply all our needs. You promise that you will add everything unto us, all that we need. Lord, sabi mo pa nga, whatever we wish, whatever we want, as we abide in your word. Yeah, Lord, I pray for blessings, financial blessings, health blessings, family blessings, every kind of blessings, miracles from heaven. Lord, I pray that you will pour it out on your people. Bless your people. Bless your children. Bless your servants, Lord. Bless those who obey and follow you.
bless your disciples. We thank you, Father. We receive your healing, your blessing, victory, all of this in the mighty and powerful name of Jesus. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Receive the blessing of God. Receive the grace and favor of the Lord. Maraming maraming salamat sa pag-join mo sa ating prayer. Sumabay ka ba, kapatid? Ang good news, answered prayer na tayo. Anak tayo ng Diyos. Hallelujah! Sa kanyang kalooban, hintayin mo lang. Patuloy lang tayo manalangin. At syempre, maniwala tayo. Salamat sa Diyos sa buhay mo. Sa mga kapatid nating nag-share, nag-tag ng kanilang mga mahal sa buhay, praise the Lord yan, ha? Glory to God! Tanggapin nyo masaganang pagpapala. Sa mga first time natin, thank you din sa pag-join ninyo at sa pag-stay. Dalayan ko magpatuloy ka sa relationship mo kay Lord. Amen! Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, kapatid, ini-encourage ka namin to join us sa ating Kingdom Partners, Kingdom Building Ministry. Sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Andyan sa ating comment section yung GCash number sa mabilis niyong pagbibigay. Salamat sa Panginoon. Alam ko, kita ni Lord lahat yan. Lahat ng binibigay natin, lahat ng mga blessing na tinatanggap natin, sumunod tayo. At dito mararanasan ang masaganang pagpapala. Gustong takal, siksik, digdig, gumapaw, hindi lamang pinansyal. Maging sa pamilya, maging sa iyong karera, maging sa iyong relasyon, lahat ng yan, pupunuin niya ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, we challenge you to be. We are empowered by His Holy Spirit to give into the kingdom. Kanina po ba sumabay kayo sa prayer natin? Tinanggap mo niya ba si Jesus as the Lord and Savior of your life? Kapatid, ang good news, anak ka na ng Diyos. Kaya, dahil anak ka, sabihin mo, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Power is in you. Messiah, Jesus Christ, our King of Kings. And the Lord of Lords, muli maraming salamat sa pag-join mo dito sa ating OPM online prayer meeting Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roman, God bless you. Bukas, abangan natin Brother Jonard para sa ating online prayer meeting. Hallelujah. Thank you, Lord. Have a great night. See you again. Bye.